Kakol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon, Kakol, ipakita natin yung ating Suzuki Carry Truck 4x4 manual transmission K6A engine 660cc. Deep lock po yung ating unit, mga Kakol. Tapusin nyo yung video, mga Kakol, para malaman nyo kung magkano ang presyo sa ganito. So, tara, check na natin kung ano yung package sa ating unit na D63 Suzuki Carry Truck. So, yung ating unit, mga Kakol, is drop side. So, yan, ito yung ating cargo box. Yan. So, yung cargo box natin, mga Kakol, is malaki po ito compare sa mga old model na mga multi-cab. So, ito yung kanyang cargo box. Ang taas ng ating cargo box, mga Kakol, is nasa 78.5 inches. So, galing dito hanggang dito sa ating tailgate is 78.5 inches yung taas niya. Din yung lapad ng ating cargo box is 50 inches. So yung sukat is galing dito, yan, hanggang dito. So yan po yung ating 58 inches. Then yung galing doon sa taas, yung cargo box natin hanggang dito is 78.5 inches yung taas ng ating cargo box, mga Kakol. So yan, meron tayong stepboard dito sa ating likuran. So yan po yung request ng owner na ganito yung design ng kanyang stepboard. So meron yung spare tire dito, yan natin ilagay. Din meron siyang reverse camera. Ayan, so meron tayong keep distance na decals sa ating unit. So importante po yan kasi bawal po yung mga drop side na wala po siyang capacity at na not for hire dito sa gilid. Ayan. So lifted yung ating unit, mga Kakol. So nakalift po siya ng 2 inches. Ayan, so yung original niya is hindi siya lifted. Then nilift natin ng 2 inches. Tapos yung gulong na nilagay natin is mud terrain. So mag wheels po yan, 13 inches. So yung gulong natin is 165 by 80 R13. So naka semi outer po yung ating gulong. Din yung ating unit is fully undercoat po yan. So yung original na kulay ng under chassis, mga Kakol, katulad yan, is white po yan. Kasi sa Japan, kung ano yung body, ganun din yung kalang under chassis. Pwera na lang sa mulya at saka yung mga differential. So black po yan. So in-undercoatan natin. Tapos dito sa likuran natin is yung ating brake drum. So din dito sa harap is naka disc brake. Ayan, so yung front natin is disc brake. So same pa rin, yung lifted natin is naglift tayo sa itaas ng ating coil spring, then binaba natin yung ating cross member dito. Ayan, so yan po yung lift natin na ginagamit. So hindi katulad ng nakasanayan na lift up, mga Kakol, na only coil yung nililift nila. So yung ginawa natin, binaba natin yung ating cross member para yung gulong natin is hindi po magbibi. So parawasan po yung wear ng gulong is pantay po. So hindi din takot, or hindi tayo takot pag naka pakurbada yung daan kasi pantay po yung ating gulong. Ayan. So meron tayong customized na front bumper. Ayan, basic lang po yan pero maangas tingnan. So meron tayong LED fog lamp. Yan, left and right po yung nilagay natin dyan, mga Kakol. Tapos yan, so yung conversion natin, mga Kakol, same pa rin is baki-baki or secondary gearbox. So wala po tayong nabago sa ating alignment sa gulong. So yung kung ano yung original na setup, ganun pa rin dito sa atin. So yung alignment is yan po yung pinaka-importante, walang nabago. So yung headlight natin is original ng DE63 or Suzuki Carry Truck sa Japan. Yung mga ganitong model, meron siyang Suzuki, meron siyang Mazda. Ayan, then yung unit natin is fully tinted po yan, mga Kakol. Ayan. So yan po yung ating unit. So yung ating unit is deep lock 4x4 po ito. High and low yung kanyang 4x4. Ayan, so check natin yung kanyang 4x4. Ayan. So yan po yung ating 4x4 lever. So iangat lang natin yan, 4x4 high, then neutral, then angat pa isa konti, ayan, 4x4 low. Then kung hindi kaya ng ating 4x4 low, meron tayong diff lock. So yung diff lock, mga Kakol, is makita natin sa differential niya is meron siyang vacuum. Ayan, oh. Yan po yung maglalock sa ating differential para yung halimbawa nakaangat to,
Then nakalapat doon sa lupa yung isang ano natin, isang gulong. Pag naka-normal lang po tayo na differential, mga call, is kung ano yung nakalapat, kapag nakalapat doon isa, ito is iikot to ng iikot. Yung nakalapat is hindi na po iikot. Ang gagawin ng deflock, ilalock niya yung differential system, i-push natin, hilain niya dyan yung vacuum sa ilalim, meron niyang titrigger dyan sa ating differential, na kung iikot to, sabay dong nakalapat. So, wala siyang mano, walang maiwan. Kung ano yung ikot dito, ganun din dito doon sa nakalapat. So, equal po siya. So, yan po yung naka, ano, differential sa normal na differential sa naka-deflock. So, napakaganda po ng mga deflock na unit, mga ko, lalo na pag off-road yung gamit nyo, lalo na pag mga farm, ito yung pinaka the best. Kasi pag 4x4 lang, mga kol, halimbawa 4x4 lang, pag nakalapat yung isang gulong dito sa harap, tapos nakalapat yung isang gulong dito sa likuran, tapos nakaangat yung isa dito, ang mangyayari po niyan, mga kol, is yung iikot ng iikot lang po yung nakaangat, front and rear. So yung naka ano po, mga kol, nakalapat po, hindi na po yan iikot. So ang mangyayari pag naka-deflock yan yung ating rear, kasi rear lang po yung deflock, is sabay po silang iikot, yung nakalapat at saka yung nakahang na gulong, sabay po silang iikot. Ganyan po kaganda yung mga deflock. Poor farm talaga yung gamit, mga kol. Ayan, so ito lang yung switch ng deflock, i-on natin. Pero mga kol, bawal po gamitin yung deflock pag tumatakbo kayo sa highway or tatakbo kayo sa high speed. Kasi masisira yung differential, kasi mawala na yung differential works niya, kasi sabay na po silang iikot. Delikado po siya kapag pa-curve po yung mga daan. Yan po yung iba sa naka differential lock at saka non-differential lock. So yan po. So iwasan po natin na naka-on yung ating deflock pag nasa high speed po tayo or tatakbo tayo ng mabilis. Gagamitin lang po yung deflock natin sa off-road or mahirap na daan na hindi na kaya ng 4x4 natin. Ayan. So, dito, continue tayo dito sa ating interior. So, yung ceiling natin, bago na yan, mga call. New seat cover na din. Ayan. New seat cover, kung ano yung gusto ng ating owner, yan po yung gagawin natin. So, meron siyang headrest. Yan, ito yung ating shift lever. 5-speed po yung ating unit. Ayan, 5-speed. Tapos meron siyang touchscreen stereo with reverse camera. Meron na din siyang aircon, mga call. EPS na rin or electronic power steering. Yung dashboard natin is balik natin sa original po yan. Ayan o. Balik natin sa original. Yung door pads, back to original din. Ayan. So dito, ito yung ating legroom. Ito yung ating clutch pedal, brake pedal din, yung ating accelerator pedal, mga call. Ayan. So manual po yung ating window. Ayan, so, center mirror. Kita natin dito yung ating makina. So ito yung makina ng ating K6A, mga call. Ayan po yung ating jack, tie wrench. Yung makina natin K6A 660cc 12 valve. Ayan, EFI or electronic fuel injected po yung ating unit, mga call. Ayan, so dito sa ilalim ng plastic, nandyan po yung ating ignition coil at saka spark plug. So 3 cylinder inline K6A 660cc yung ating makina. So this unit is your model po, ito is 2010 model. Nag-umpisa po ito 2002 hanggang 2012 yata. Ito, meron tong 2012. Pero mostly ngayon yung hinahanap is yung 2006 pataas or 2004 pataas. Kasi yan po yung mga high speed at saka maganda na po yung kanyang performance compare sa old model. Then yung kanyang aircon belt is ano na po, multi-groove. So yan po yung kagandahan. So ito yung Suzuki carry truck natin. So yung presyo nito is umabot po siya ng 280 4x4 deflock kasama na po yung mud terrain tire. So ito yung nakamahal, yung lift up type natin, yan po yung nakapamahal. Kasi yung basic setup nito, mga call, yung pinaka basic setup nito is 220,000. Mahal po yung ganito ngayon kasi dahil sa
dahil sa mga ibang bansa is gumagamit na nito or nag-i-import na din sila. So mayro maraming competition doon sa Japan sa auction, kaya nagmahal yung mga ganitong unit. So ulitin ko po, is ganitong setup, 280 mid-terrain front and rear bumper, touchscreen stereo with reverse camera, differential lock type, tapos aircon na po yan mga call, EPS or electronic power steering. Yan, so yan po yung ating presyo. So meron din mga basic setup, magdepende na yan sa inyo. Yung loaded natin na hindi ganito yung gulong, hindi siya naka-lip up, nasa 260 or 270. Meron na siyang taplod, meron siyang canopy, front and rear bumper, naka-mags na din, pero hindi siya mud-terrain kasi mas mahal tong mud-terrain na ganitong design. So yan lang muna yung ating vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Kagayon. Ingat po mga kalan. Bye-bye. God bless po.